Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakasama natin dito sa studio si Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Batangas City, para pag-usapan ng revised end of school year na nakapaloob sa DepEd Order No. 3, Series of 2024. Magandang hapon po, Sir Jimmy, and welcome to the program. Magandang hapon, kasamang ACE at sa ating tagapakinig. Sir, ano po ba ang pangunahing dahilan nitong pag-implement ng revised school year under DepEd Order No. 3? At paano po ba ito makakaapekto sa overall schedule ng ating school calendar? Unang-una, nagkaroon po tayo ng revision dyan dahil siyempre may angkop po natin sa pangailangan ng mga bata. Noong nakaraang taon, nagkaroon tayo ng problema yung summer na nakaapekto sa ating mga mag-aaral. Kaya ngayon po, unti-unti nating ibinabalik doon sa dating schedule ng opening ng school year. At siyempre nakaka-apekto po ito dahil sa required competencies na dapat matapos sa loob ng buong school year. Nabanggit nyo na rin po ito, sir, no, yung usapin ng mga dapat matapos. Sa tingin nyo po ba matatapos naman po yung mga nasa lesson plan dito po sa gagawing revised school calendar? Since advance po ang preparation po natin, nagkaroon na po tayo ng adjustment at na-compress na po ang lahat ng learning competencies para matapos kada grading period. Yung para sa third grading at saka sa fourth quarter po natin. May mga initiatives po ba o programa ang kagawaran o ang DepEd para po sa mga mag-aaral at guro na maapektuhan po nitong transition period? Sa ngayon po, hindi naman masyadong malaki magiging epekto nito dahil tayo mayroong ginagamit na MELC, yung minimum learning competencies na ginamit po natin nung panahon ng pandemic. Yun pong pare-pareho ng mga objectives, yun po ay kinompress po natin para sigurado na matatapos ang lahat na competencies intended for its quarter. Sir, ano po ang mga ginagawang hakbang ng DepEd para masiguro na mapapanatili po yung kalidad ng edukasyon, bagaman meron ngang ganitong implementation? Tayo po hindi nakukulang sa lahat na training na ipinoprovide sa ating teachers at ganun din po yung technical assistance being provided by our district supervisors at lahat po ng officials ng DepEd Batangas City. Sir, paano naman po maapektuhan itong revised school calendar ang pagsasagawa ng national assessments at periodical tests? Sa ngayon po, hindi naman makakapekto since nakalagay na po dyan kung kailan yung ating third quarter examination at fourth quarter, na-adjust na po natin lahat ng lessons na dapat matapos sa kada quarter. Kaya sigurado po na makakapag-conduct po tayo ng assessment do sa tamang date na nakalagay po dyan sa DepEd Order No. 3. Sir, ito ay assumption ko lang po, no? Dahil magkakaroon ng adjustment or revision, may mga days po ba na mawawala dun sa total number of school days and school break? Automatic po mayroong mawawala na number of days, pero ang hindi po mawawala, siyempre yung competencies na ating dapat maibigay sa ating mga kabataan. At di ba po na-mention natin last time din dito sa Balitang Southern Tagalog at sa isang interview po sa inyo na strict yung implementation ng break po para sa mga teachers. Kailangan magbakasyon sila ng isang buwan. Sa buong June, dapat po ma-enjoy ng teachers ang kanilang vacation para na naman sa kanilang family. Ang extracurricular activities po, lalo tigit yung checking ng forms, gagawin na po natin before the end of the school year. At ang iba po na hindi matatapos, gagawin po natin by July para masigurado po natin na makakapagpahinga ang ating teachers. Panghuli na po, Sir Jimmy, ano naman po ang inyong mensahe sa mga magulang na nag-aalala sa mga posibleng epekto po nitong revised school calendar sa kanilang mga anak sa mga mag-aaral? Sa lahat po ng ating mga magulang, huwag po kayong mag-alala dahil sapat po ang preparation ng DepEd para dito na siguradong matutugunan natin ang pangailangan ng ating mga kabataan at sigurado po ang lahat na competencies ay may tuturo sa inyong mga anak sa kada grading period. So wala pong mawawala sa ating mga anak. Ang halaga lang po, huwag na po ninyong palilibanin ang ating mga anak upang sigurado po na matutunan nila ang competencies at maging prepared din para sa ating assessment. Maraming salamat po, Dr. Jimmy Panganiban, ang Schools Division Superintendent ng DepEd Batangas City.